tiwala kung ako'y tawagin ang mga precious na higigil sa akin. Aba, si Diwata, nandyan po sa pangalawang araw ng filing of COC para sa eleksyon 2025. Tatakbong senador ba? Tatakbong mayor ba? Siyempre, panoorin po natin yung video kasi may mga katanungan sa kanya at kung ano yung ilalatag niyang advokasya. Eh, may hinihintay ako na itong nakaraan pa. Ay, kahapon pa. Naghihintay ako kasi may nabalitaan ako meron dawng budol party list. Yun nga lang, busy pa daw ngayon sa TikTok. Alamin natin, o hintay natin kung kailan yan. E, ito muna tayo kay Diwata. Panoorin natin. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. Vendors party list, isa siya sa nominee. Alam ko pang fourth nominee yata yan si Diwata dyan. Nako, ito, panoorin natin kung ano yung mga pwedeng maitulong niya sa mga kapwa vendors niya. Ito kasi, hindi to na kagaya ng iba na gagawa na lang ng kung anong party list. Ito, experience mismo niya. Kung ano po yung naranasan niya. Kung yung ano po, yung hinahabol siya, nakipaghabulan siya sa mga hinuhuli po yung mga paninda niya, di ba? Mga nakaraan. O, ito. So, maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po ay wala po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino ng Pilipinas po. So ang kasama ko po ay ang aming founding chairman, nandito po sila, kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan, at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang partner party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa Medjenoy, no? Sige po. Magtatanong. Question, please. Dwight Plopler. Clarification lang, sir, pang ilang nominee po kayo ng Diwata? Ilang nominee daw ng Diwata, vendors party list po. And kilala po kasi siya as Diwata, kaya yun po yung nababanggit ng karamihan. Diwata, sikat yan, syempre, yung mga nagsabing lubog yan, itingnan nyo naman kahit sino na nakilala siya, kilala siya. Pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party. Opo. At pang ilang nominee po? Pang apat po. Bali, pang apat po ako. Ah, pang apat po. Opo. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, ang... Diwata na naman. Dapat pala ano eh, no? Diwata vendors party list? Pwede, no? Kasi, ano eh, ito suggestion ko lang naman. Kasi yun yung talagang kilala siya. Sa bagay, vendors party list, kung... Yan din naman yung saan siya nagsimula at kung ano po yung gusto niyang tulungan o sino yung gusto niyang tulungan ni Diwata, eh mukhang nasanay po yung tao kasi na Diwata. Diwata vendors party list, pwede rin naman eh, no? Vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendors sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat manindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat manindang Pilipino. Tapos, mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako state vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kayang kanilang makakaya. So, ganon. Sino pa po? Meron pa magtatanong? Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Hi, maganda hapon, Diwata. Sino yung first three nominees ninyo? Ayan, yung first three nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po okay. Yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung
mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata. Yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups eh, ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan, ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi diba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay, meron pa pong magtatanong? Robert Mano? Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyong hahatiin yung oras ninyo? Let's say, for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po. Kasi sa business ko bilang isang Diwata Paris, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide-divide kung saan dapat. So, binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon, na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor, o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong party list group? Siyempre magpo-focus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko rin yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay, bakit hindi kung gusto nila? Oh, ayan na. Magbibigay ba raw ng Anli Pares si Diwata sa Kamara in case lang na makapasok at bigyan ng pagkakataon yung vendors party list? Ito po yung nagustuhan ko. Kasi dyan sa Kamara, tuwing may hearing na lang, mukhang medyo malaki ang budget para sa pagkain. O, pagkakataon nyo na dyan sa Kamara na makatipid naman kayo. Sana ako. Diba? Mag-Paris na lang din naman kayo. At least, makakatipid kayo. Pera din ng taong bayan yung nilalamon nyo dyan na paulit-ulit na hearing. Diba? Yan ang maganda dito. Abangan natin yan. Pag makapasok po yung vendors party list na nila Diwata, the best yan. Mag-Paris kayo dyan sa Kongreso para makatipid naman. Mag-a-underize tayo doon at price of drinks pa. Okay, thank you. May question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Since kayo po yung fourth nominee ng vendors parties, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po sa dito po sa party list and sa... Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si vendor party list, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino, na ang intention lang naman namin ay mabuhay ng patas na ituloy yung kaya namin gawin. So yun po, maraming salamat. Thank you. Please. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo na sa Sabah Pulitika? Yes, first time po. Ano po yung parang mai-offer niyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na bumoto para sa vendors party list? Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendors, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advocacy namin na dapat namin gawin pag binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa pwesto. So, yun po. Sa batas po, paano po iyon? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific? Yung sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga. Kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nakiklaring tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo
yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, di ba, kasi lahat naman yung pinaghirapan, yung iba niyang inutang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Sige, ha. Yung nasa dulo na girl. Papas lang po ng microphone. Question lang po. Paano niyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or inimbitahan po kayo? Voluntary po akong sumama kasi last year ko pa silang nakilala, tapos yun nga, napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat maninindang. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. So yun po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, sino ba po? Sir? Sir, isang question lang. Can you tell us yung background lang po ng vendors party list? Kailan po siya finorm? Ayan, yung vendor party list po, Samahan ng Manindang Pilipino. Nag-umpisa ito noong June 24, 2022. Tapos na-registered namin ito noong January 10, 2024. So, yun. Doon po nabuo ang samahan namin. Ang mga miyembro nito ay street vendors. Tapos yung mga nagtitinda sa palengke. Tapos mayroon din naman Mimboy kami na hindi siya vendors, pero ang willing silang tumulong sa mga vendors din na may angat yung bawat maninindang. So hindi lahat ng member dito, mayroon din mga ilan-ilan na hindi sila literal na nagtitinda. So, pero ang advocacy is para makatulong sa bawat maninindang Pilipino. Okay. Eh kayo, susuportahan niyo po ba ang vendors party list? Eh fourth nominee pala si Diwata diyan. Siguro naman itong party list na to ay makakatulong ito lalo na sa mga maliliit na mga negosyante. Tsaka hindi yan basta na kagaya ng iba na hindi nila na experience, gagawa-gawa na lang ng party list na hindi nila alam yung totoong kalagayan ng gusto nilang tulungan. Ito kay Diwata, bago nag-viral o kahit nung nag-viral yan, kita nyo naman kung gaano siya makikipaghabulan sa mga nanghuhuli para lang makapaninda. Ranas po niya. Kaya yun yung advokasya niya na matulungan din po yung mga nagtitinda lalo na po dyan sa tabi-tabi ng kalsada, magkaroon ng mabilisang permit para hindi hulihin ba. Magkaroon ng pwesto siguro, ganun. Kaya kayo, susuportahan nyo ba itong vendors party list? Pero sa totoo lang, may isa akong hinihintay. Yung dating nanlalait kay Diwata, minamaliit si Diwata, pinagbintangan si Diwata at kung ano-ano pa, ay mayroong party list din daw yun. Ang balita ko, budol party list pa yata. Kaso busy pa ngayon sa TikTok eh, kailangan pa yata ng budget. No? Kung matuloy yung party list na yun, ay sigurado ako, mas maraming boboto dito sa vendor party list kaysa budol party list. Sana. No. So, alam niyo ba kung sino 'yan? Comment tayo diyan. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.